So, magandang araw mga kapatid, no? So, kakatapos lang ng Holy Week, no? So, ngayon, yung mga kapatid, pag-usapan naman natin yung tungkol sa kung ang pera ba ay naniniwala ka ba na ito ay root of all evil, no? So, ang ibig sabihin, naniniwala ka ba na ang pera ay gawa ng demonyo o masama? Bago natin pag-usapan yan, bago ko sagutin yung mga kapatid, marami din ang message sa akin ito, nagtatanong. So, paki-like, follow, and share naman na itong ano natin, video na ito. Paki-subscribe na rin ako sa YouTube channel ito, no? So, ito na mga kapatid. Ang masasabi ko lang dito mga kapatid, hindi ako naniniwala sa ganun, no? Lalong-lalo na kung pagbabasihan natin sa tunay na buhay, no? Sa personal at sa history books at sa mga syempre sa especially sa Biblia, hindi naman to ipinagbawal ng Diyos, no? Actually sa Old Testament, kung nagbabasa kayo ng Biblia mga kapatid, may tatlong tao ang Diyos Ama. May tatlong tao siyang pinagbigyan ng pera o salapi. No, tatlong tao. Kung kayo nagbabasa ng Biblia, alam nyo na ito at maraming nakakaalam na nito. No, kahit hindi mga nagbabasa ng Biblia. Pero mas maganda kasi mga kapatid, suggest ko magbasa kayo ng Biblia mula umpisa ng pahina hanggang wakas. No? At pag binabasa, habang binabasa nyo ito, pinag-aaralan din. No, sa tatlong tao na ito, ibalik natin yung kwento sa Old Testament, pare-pareha sila. Oh, halimbawa na lang natin, wala kasing naka-specific na halaga dun eh. Oh, halimbawa na lang, kunyari 10,000 na lang kunwari. Pero wala kasing specific na halaga dun. 10,000, 10,000, 10,000. No? Basta pantay-pantay silang binigyan ng Diyos. Ama, no? Yung Father God, yung Diyos Ama sa langit na lumikha ng sa ating lahat. Binigyan silang tatlo ang 10,000. Yung isa, ginastos niya ito. Ginastos niya, pinambili niya, parang ginastos lang, wala. Hindi niya pinahalagahan. Pangalawa naman, ibinaon niya lang sa lupa. Kasi, ayaw niya, natatakot siya na magkaroon ng kamalian sa Diyos Ama. Natatakot siya magkamali. No, kaya ayaw niyang gastusin, binaon niya na lang sa lupa. Para pag hinahanap sa kanya ulit ng Diyos Ama, yung binigay sa kanya, hindi niya pa rin ginalaw. Pero yung pangatlo, ang ginawa niya, pinalago niya ito. O, pinalago niya. Nagnegosyo siya, o nagtinda siya, o kung ano mang ginawa niya, basta pinalago niya. Kasi nung unang panahon, nung may pera na, dati nung wala pang pera, barter lang eh. So, mamaya sasabihin ko yung tungkol sa kung ano yung malaking na itutulong ng pera sa ekonomiya at sa ating mga tao. Papaliwanag ko mamaya. So, ito, pinalago niya. So, sa kanilang tatlo, ang kinalugdan ng Diyos Ama at ang kinatuwaan ng Diyos Ama ay yung pangatlo. Kasi yung ibinigay sa kanya na biyaya o binigay sa kanyang pagpapala, pinalago niya. Kumpara dito sa isa, winaldas niya lang, wala na. No? So, yung pangalawa naman, ang ginawa niya, tinago niya lang. No? Tinago niya. So, nung hinanap na sa, yung dumating yung Diyos Ama, tinanong sila ulit tatlo, ito, sinabi, ginastos niya, ito naman, natatakot siya magkaroon ng kasalanan sa Diyos, kaya binaon niya sa lupa, binalik niya sa Diyos. Ito, wala nang maibalik kasi nagastos niya. Ito, binalik niya yung 10,000, pati yung kinita niya. No, kasi pinalago niya eh. Nung binalik sa kanya ito, binigay rin ito ulit sa kanya ng Diyos Ama. Binalik ulit, no? Pati yung kinita niya, pati yung 10,000 na binigay sa kanya. So, mas natuwa ang Diyos Ama dito sa pangatlo. Itong dalawang to, pinarusahan ng Diyos. No, kumbaga, hindi na binigyan ulit ng biyaya. No, kasi hindi nila pinahalagahan kung ano yung binibigay at kung ano yung pinagkakaloob sa kanila ng Diyos Ama. No? So, kaya ako hindi ako naniniwala na ang pera ay root of all evil, no? Alam mo kasi kung nasa isip natin 'yon, root of all evil ang pera. Bakit pa tayo nagtatrabaho para sa pera, 'di ba? Bakit pa tayo bumibili gamit ang pera para sa pagkain, para sa mga damit natin, o gusto natin magkaroon ng bahay,
No? Masama ba magkaroon ng bahay? Masama ba magkaroon ng damit? Masama ba bumili ng pagkain? Hindi masama yun. Masasabi ko lang, ang masama is yung tao mismo. Ang pera kasi, mga kapatid, kaya hindi ako naniniwala dyan. Ang pera kasi, walang isip yan. No? Nasa tao, kung gagawin niya ay masama para magkapera, tapos gagastusin niya ito sa masama, sino yung masama? Yung pera ba o yung tao? Siyempre yung tao, yung isip ng tao at yung paggawa at pagkilos ng tao. No? Ano bang malaki na itutulong ng pera? Actually, sa New Testament, no, sa New Testament, mababasa, ang Lord ay abundance, mayaman ng Panginoon, wealth, prosperity, lahat ng positive. Ang Panginoon ay kayamanan, lahat-lahat wisdom, lahat mayaman ng Panginoon. Kaya hindi ako naniniwala na ang pera ay root of all evil, no? Ang pag-iisip ng tao at yung isip niyang masama, yun ang para sa akin na root of all evil, no? Yung tao mismo na nag-iisip na masama. Kasi ang tao, pwede ka mag-decide sa isip mo at sa gagawin mo. Kung masama ang gagawin mo, eh, kung masama ang iniisip mo, masama ang gagawin mo. Pero kung mabuti ang nasa isip mo at mabuti rin ginagawa mo, so, nasa tao talaga. No? May free will, kaya nga tayo may tinatawag na free will. So, ito na. Ano bang naitutulong na maganda ng pera sa ekonomiya natin at sa buhay ng tao? Bigyan ko kayo isang scenario, ha? Halimbawa, ikaw na nanonood sa akin ngayon, ikaw at ako, gumawa ako ng, halimbawa, marunong akong gumawa ng bahay, sa sarili kong paraan, nakagawa ko ng bahay, yung bahay na normal na kung anong meron tayo ngayon. Yung may semento, maayos, kahit two-story lang o one-story, o depende sa akin kung ilang taong ko matatapos yun, no? Ikaw naman, ang skilled mo is makagawa ka ng factory. Building na lang, kunwari, building. So, kung sa akin, two-story lang ang kaya kong gawin, sa ilang taon kong gagawin yun, kasi akong ako lang mag-isa, no? Taon o ilang buwan, depende sa akin kung yun lang ginagawa ko sa buhay. Ikaw naman, mas mahabang panahon ang gugugulin mo para makagawa ka ng buildings. Halimbawa, kung ako two-story lang, ikaw, two-story nga lang, pero marami naman. Kumbaga, sa isa first floor pa lang, apat na yung kwarto niyan, tapos two-story, apat din. So, walong kwarto. Sa akin, dalawang kwarto lang. O dalawa lang kasi isang bahay lang para sa akin lang. So, common sense, matatapos mo yan ng medyo mas matagal-tagal, no? Depende sa skilled mo. Pero, kung mabilis mo rin yung matapos, skilled mo yon, nasa pinaghirapan mo yon, nasa talent mo yon, or skilled mo nga. So, kung pagsasumahin natin yung akin, sa gawa ko at sa gawa mo, kung walang pera, ikaw ba, kapatid, papayag ka ba na yung two-story mo na walong kwarto, ipagpapalit mo sa ginawa ko? Na, two-story lang na bahay, pero tag-isang kwarto lang. So, mas kaunti yung ginawa kong effort, yung effort, tsaka yung time. Sa'yo, mas mahaba yung time mo, mas maraming effort din, kasi dalawa yun, mas malaki. Ipagpapalit mo ba yun? So, kung walang pera, paano natin mababalanse yung, kung walang pera, magbabarter tayo, alam ka namang hatiin mo yung bahay mo ng, hahatiin mo ng ganun, hahatiin mo para magpalit tayo kung gusto natin magpalitan. Halimbawa naman, hindi, yun ako, kasi may, kung may pera, nababalanse niya to, no? So, yung, kung gano'ng karami yung pera ng bahay mo, syempre, yung pera, mas malaki yung halaga ng pera, nagiging balanse ito ng ekonomiya, nagiging balanse. So, halimbawa, halimbawa, cellphone, no? Ikaw, marunong kang gumawa ng cellphone, ako marunong kang gumawa ng bahay. Ako, halimbawa lang, pag ako gumawa ng bahay ng maraming taon, marami akong effort, ako lang mag-isa, kunwari, nakagawa ko ng bahay. Maganda, maayos, two-story ulit. Sa'yo, ang kaya mo lang gawin is talagang cellphone. So, kung kaya mo, walang factory, kunyari, cellphone lang. Ngayon, ipagpapalit ko ba yung bahay ko na mas matagal at mas mahirap kong ginawa kaysa sa cellphone na kaya mong gawin? Ipagpapalit ko ba ang bahay ko sa cellphone? Siyempre hindi. Kasi mawawalan ako ng bahay, mawawalan ako ng tirahan, ikaw, cellphone lang ang kaya mong gawin. Hindi mo kayang gumawa ng bahay. So, yun na nga, kung may pera tayo, nababalanse, no? Nababalanse ekonomiya. Kung sa ating dalawa pa lang,
eh hindi na tayo magtutugma ng ganun, hindi tayo pwede magpalitan. So, nababalansin ng pera yung halaga nung effort, time, at saka pagod mo. No? Mababalansin ng pera. Kaya maganda ang naitutulong nito. Huwag nating gawing negative. No? Yung pag-iisip lang ng tao ang masama, hindi ang pera. Kaya hindi ako naniniwala sa money is a root of all evil. No? Kapatid, kasi kung yan ang pag-iisip mo ngayon, mga kapatid, lalayuan ka ng pera, lalayuan ka ng grasya. Kasi ang isip mo sa pera, masama eh. Hindi mo tinitingnan yung magandang na idudulot nito. Kumbaga nga, tinan mo kapatid, dahil sa pera, mas nagiging masipag tayo. Nagsusumikap tayo para magkapera. Bakit? Para may pambili tayo ng mga bagay na pangangailangan natin. Damit, bahay, sasakyan, o kung pagkain, at kung ano-ano pa na pangangailangan natin. Basic commodities, nagagamit natin yan sa mga ilaw, tubig, di ba? Kung walang pera, barter-barter lang. Mahirap i-control, mahirap balansehin yung ekonomiya. Kasi, yun na nga, yung halimbawa, ikaw, ang kaya mo lang gawin is maging empleyado. Ako naman, kaya kong maging negosyante para magbigay ng trabaho sa mga empleyado. Siyempre, dapat mas malaki yung kikitain ko, mas malaki yung pera para mapapasahod sa inyo. Halimbawa naman, yung katulad kanina, ikaw, cellphone ang kaya mong gawin, ako bahay, hindi ko naman pwedeng ipagpalit yung mas matagal, mas pagod ako, mas matagal kong ginawa ito, mas mahirap kong ginawa ito para ipagpapalit lang sa cellphone ang kaya mong gawin. So, kung may pera, pwede ka rin magkaroon ng bahay kahit na hindi ka marunong gumawa ng bahay. Kung may ako naman, hindi ako marunong gumawa ng cellphone, kaya ko rin magkaroon ng cellphone dahil sa pera. So, kaya maganda yung naitutulong ng pera sa ekonomiya at sa tao. Hindi ito masama. Kung masama ang gagawin mo para magkapera, tapos masama pa ang... tapos pag nakakuha ka na ng pera dahil sa masama at ginamit mo pa ito sa nakakuha ka ng pera dahil sa masama, masamang gawain, at ginamit mo ito sa masama rin, ayun ang masama. Yung tao, hindi yung pera. No, malaki na itutulong nito kasi hindi naman lahat ng tao... kayang magluto. So, yung mga hindi kayang magluto, ginagamit nila yung pera para makabili sila ng pagkain. No? Tsaka, yun na nga, yung tao, natututong magsumikap. Kasi ganito yan, mga kapatid. Kung walang pera, kung lahat na lang ng bagay, halimbawa ako, marami akong kayang gawin. Bahay, pagkain, cellphone, halimbawa lang. Kung lahat yan, kaya kong gawin. Tapos, ibibigay ko lang ng ibibigay sa inyo, ng libre. Kayong mga tao, yung mga pinagbibigyan ko, hindi na kayo magsusumikap sa buhay. No? Katulad nga nung kwento ko kanina, di ba? Kung ano yung skilled mo, kung ano yung binigay sa yung pagpapala ng Panginoon, palaguin mo. Huwag kang maging tamad. Huwag kang manghangad na lagi ka nalang hihingi at lagi mo nakukuha yung bagay na libre. Kung nakuha mo yun, halimbawa, may pagkakataon na sa ibang bagay nakakakuha ka ng libre, guin mo ito. Katulad nun sa buhay natin ngayon. Libre nating nakuha sa Panginoon. Ang Diyos lang ang nakapagbigay ng buhay natin, ng mga biyaya at pagpapalang pinagkakalob sa atin. Kung nakukuha natin yan ng libre, dapat ingatan natin at alagaan at palaguin. No? Kung sa spiritual, syempre, yung pananampalataya natin, pagpapasalamat sa Panginoon, pananalangin, pagsisimba, yan. Eh kung sa kamunduhan naman, yung pera, kung may pera tayo, palaguin natin. Huwag natin basta na lang waldasin kung saan-saan. No? Diba? Sa mga hindi kailangan, hindi importante. Sa mga hindi importanteng bagay. Diba? O, kumbaga, may panggastos tayo sa gantong pangangailangan natin sa araw-araw. Meron din tayo naman pang savings at meron din naman tayong pampalago. Palaguin natin. No? Yung kinikita natin sa araw-araw. So, kaya para sa akin, mga kapatid, sana may natutunan kayo rito, no? At marami tayong gagawin video. At paki-like, follow, and share naman nito, mga kapatid. Marami pa tayong gagawin video. Makapagbigay kaalaman. Hinihikayat ko kayo na basa kayo ng Biblia, mga kapatid. Para hindi kayo maligaw. Hindi lang kayo basta naikinig sa mga katulad ko at sa iba. Na mga puro verses lang. Verses. Mga kapatid, ang Biblia ay hindi yan umiikot sa verses lang. Basahin niyo yan mula umpisa hanggang wakas. At habang binabasa niyo, pag-aralan din niyo. Isa buhay ninyo, i-accept niyo lahat ng mga mabubuti. No, yung mga mabubuti, accept niyo tapos i-apply niyo rin sa buhay niyo para maging gumawa ng mabuti. No? So, hanggang dito na lang mga kapatid. So, sana malaki ang
maitulong nito sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. God bless sa inyo, unahin niyo lagi ang Panginoon. Ha?